15 taon ng street sweeper sa kanilang barangay sa Tondo, Manila, ang 74 na taong gulang na si Lolo Romeo Senya. Noong nakaraang taon, napasok na rin sa ganitong trabaho ang asawa niyang si Lola Yolanda, 70 taong gulang. Ang kanilang kita, 1,200 pesos kada buwan o 40 pesos kada araw. Araw-araw, wala kang patid eh. Wala kami pahinga. Kahit na linggo, wala kami pahinga. Kasi pag-araw, napapagod din ako. Papahinga ako. Dahil may makapagod din magbalik. Wala na nang kitasalin. Tatlo ang anak nila pero lahat may pamilya na at hirap din sa buhay. Kaya nakakatulong din sa akin, binibigyan ako noon. Isang 20-50. Ano tayo, panggati nyo. Kain nyo. Kaya gusto man nilang magpahinga sa pagtatrabaho, hindi posible. Isa meron bibigay sa akin, pagtatapon ng basura, inuko ko yung mga supot. Ibigyan ako, hindi ako mataas lang 20. 10, 5 piso, 3 piso. Hindi ginagastos sa tangali. Kain namin sa araw-araw. Tangali, apang sa gabi. Para makadagdag sa kita, nangangalakal na rin sila ng basura. Ipo nga namin, ganito, ganyan. Karang inupuno namin, ganin lang. Pag binenta niyo po yung mga... Marami, abot ng 40 lang. Ganyan lang. 12, ganyan. Tapa. Natutugunan man nila ang pagkain, malaking isipin para sa mag-asawa kung saan nila kukunin ang pampagamot sakaling sila ay magkasakit. Okay lang sa akin yun kahit mahirapan ako. Basta kumita lang ako, kahit na konti lang. Hindi kasama sa mga benepisyaryo ng conditional cash transfer ang mag-asawa. Kung tutuusin, masipag at todo kayod naman ang mag-asawa, pero kapos pa rin talaga ang kanilang kinikita. Sa pinakahuling pag-aaral ng World Bank, lumalabas na kahit nagsisikap, marami pa rin Pilipino ang naghihirap dahil sa mababang kita sa pinapasukang trabaho at limited access sa regular at mas produktibong hanap buhay. Kaya karamihan sa mga hindi sapat ang pinag-aralan sa informal sector na papasok. Nabibilang sa informal sector ang mga hindi sakop ng minimum wage policy at wala rin seguridad sa kanilang trabaho gaya nina Lolo Romeo at Lola Yolanda. Hindi na nga ako satisfied or contento or confident about my safety. Tapos hindi ka pa rin confident na makakakain ka 3 beses sa isang araw. Hindi ka pa rin confident na kahit na kumayod ka, ikikita ka ng makakapagsustento sa pamilya mo. Yun naman ang essence ng poverty, hindi ba? So it's about reaching out to the people. Sa inilabas na 10-point economic agenda ni President Rodrigo Duterte, kabilang sa nakikita nilang solusyon para maisakatuparan ang inclusive growth sa bansa ay ang pagpapalakas ng agrikultura at pagpapaunlad ng mga rural areas, pag-iinvest at pagpapaunlad sa ating health at education system, at ang pagpapabuti ng ating social protection program kabilang na ang conditional cash transfer program ng pamahalaan. Muling iginiit ng 16 na Pangulo ng Pilipinas na tunay na pagbabago ang tatahaking direksyon ng kanyang administrasyon. The ride will be rough, but come and join me just the same. Together, shoulder to shoulder, let us take the first wobbly steps in this quest.